Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro, maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento sa linggong ito. Sa pagbubukas ng regular session ng Second Parliament, formal nang inihain sa plenaryo ng Government of the Day ang Electoral at Local Governance Code. Ang BLGC ay magbibigay ng malinaw na direksyon sa pagitan ng mga local government units at ng Bangsamoro Government. Layunin nitong palakasin ang supervisory power ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Ministry of the Interior and Local Government. Samantala, ang Electoral Code naman ay maglalarawan ng structural, functional at procedural principles sa halala ng mga opisyal sa loob ng Bangsamoro Region. Ayon kay BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, inaasahan na maipasa ang priority codes bago magtapos ang 2022 o sa first quarter ng 2023. Ang kasunod na step dito ay pagdadaanan natin yung mga phases or stages of legislation na nakalagay doon sa rules, nakakapasa lang natin today, alhamdulillah. At yun ay referral ng mga ito sa appropriate na committees, at pagkatapos noon ay magsasagawa na ng mga public consultations. At inshallah, mapabilis ito. Masasabi natin na mas mapapabilis ito dahil doon sa kakapasa lang natin na rules, tayo ay nagdagdag ng session days. Ibig sabihin, mas maraming araw ang igugugulin ng ating mga members of parliament sa parliamentary work nila. Dati kasi ay Tuesdays through Thursdays lang ng 2 weeks. Ngayon ay dinagdagan ng Mondays. So inshallah, like next Monday, meron na pong. Kasabay naman ang paghain ng dalawang priority codes, 14 pa na panukalang batas ang inihain ng Government of the Day. 9 na resolusyon naman ang inadopt, kabilang dito ang resolusyon na nagtatakda ng rules, procedures and practices ng BTA, pagpapatibay sa consensus ng Parliament sa appointment ni Sheikh Khalifa Usman Nando bilang Bangsamoro Wali at pag-adopt sa calendar of session para sa first regular session ng Second Parliament. Pinuri at pinasalamatan naman nila si President Ferdinand Marcos Jr. sa pagtaguyod nito sa peace agreements na nagbigay daan sa pagkakaisa ng Moro Front sa bansa. Nagpaabot din sila ng pakikiramay para sa mga pamilya ng mga yumaong sina Dr. Amiril Usman, Abdul Wahid Rajamuda at Queen Elizabeth. Kaugnay naman ang pagbubukas ng regular session ngayong linggo, naghalal ng deputy floor leaders at bagong chairpersons, vice chairs at miyembro ng iba't ibang parliamentary at statutory committees. Hinalal bilang mga deputy floor leaders sina MP Attorney Raisa De Jure, Attorney Mary Ann Arnado, Attorney Ana Tarhata Basman at Attorney Jose Lorena. Binuon na rin nila ang komposisyon ng iba't ibang mga committee ng BTA. Ang mga committee ay inaatasang mga siwa na tiyakin na ang lahat at ng mga ministry ay nag-iimplementa ng mga batas, polisiya at programa na naaayon sa kanilang nasasakupan. Maaari silang magrekomenda at bumuo ng mga report tungkol sa disposisyon ng mga panukalang batas at resolusyon bago muling ihain ang mga ito sa plenaryo. Maaari din silang mag-organisa ng public hearing at consultations mula sa mga profesional, eksperto, organisasyon at publiko upang nangalap ng mga impormasyon at suhestyon. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at Bangsamoro Transition Authority Parliament, at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Attorney Pangalian Balindong at ni Secretary General Professor Robby Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila May Piang de la Cruz, mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong mga tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.